Hindi lang si Riza Medizon ang gustong tanggalin ng bagong tape management sa Old It Bulaga. Ang Tape Incorporated ang producer ng longest-running noontime show sa bansa. Ito ang ibinunyag ni Joey De Leon sa panayam sa kanya ng One News kahapon, June 8, 2023. Si Joey, kasama ni na Tito Soto at Vic Soto, ang pioneer hosts ng It Bulaga. Saad ng veteran TV host comedian, sige, sasabihin ko na sa inyo yung totoo. Pinapatanggal nila si Riza May, yung bata, si Ryan Agoncillo, at saka si Paulo Ballesteros. Ewan, may mga ipapasok silang bagong talents nila. Pati si Maine Mendoza, pati mga official ng production, hindi lang sa hosts, pati mga portions namin, gusto palitan, ewan ko di raw sila natutuwa. Sa exclusive interview kay Tito noong Abril ay sinabi niyang plano ng bagong tape management na tanggalin ang ilang hosts pati na ang ilang key production staff ng It Bulaga. Pero mahigpit daw nila itong tinutulan at naging dahilan upang mag-alsabalutan ang lahat ng hosts at ilang namamahala sa produksyon ng noontime show. Sa panayam niya sa One News, nilinaw ni Joey na walang nagpilit sa ibang The Barkads na sumama sa kanila sa pagkalas nila sa Tape Incorporated, na pinamumunuan ngayon ni na John Halosjos at Bullet Halosjos, pagkatapos ng halos 44 na taon. Kaya nga nangyari ito dahil may pinapatanggal sila na tatlong hosts, yun ang totoo. Sa isa raw pagpupulong nila, kasama ang bagong pamunuan ng Tape, ay may binitawan daw salita si Joey para maayos pa sana ang takbo ng kanilang samahan. Lahad niya, ako nga, mabigat yung nabitawan ko nung isang meeting, sabi ko, hindi ba pwedeng paabutan nyo lang kami ng 50 years tapos sipa inyo na kami. Yan ang words ko mismo. Posibleng sa unang linggo ng Hulyo ay e-airin na ang bagong noontime show nila sa Kapatid Network.